So ito yung reading ko for you para sa 2023 mo. Sa nakikita ko, marami kang sisimulang projects. Marami ring darating na tao, new connection, new changes and major changes na parating sa'yo. But one thing is for sure for your 2023, marirecognize ng mga tao lahat ng paghihirap at effort na ginagawa mo para sa kanila. Nakakita rin ako sa'yo ng promotion. Kung may work ka ngayon, next year nakakita ko ng promotion. Ayun, mag-step forward ka sa iyong career. Kung wala naman, nakakita ko ng new work na parating na mag-excel ka ng big time. So, nakikita ko yung phases ng moon, big changes are coming sa iyong 2023, and sa nakikita ko, all the eyes ng mga tao sa paligid mo ay nakatuon sa'yo. So, ayan, pinapanood ka nila. So, mag-ingat ka lang, baka may mga naiinggit sa'yo sa paligid. Kasi maaaring hindi nila sinasabi sa iyo, or unconsciously hindi nila vocally sinasabi sa iyo, naiinggit sila. Pero at times na nagsishare ka ng lahat ng good things na nangyayari sa iyo, may mga tao sa paligid mo na feel bad sa sarili nila at iniisip nila na sana sila din, or maaaring iniisip nila or ayaw nilang ikaw ay makalamang sa kanila. At times sinasabi nila na sana maging better ka or sana maging successful ka, pero deep inside them medyo naiinggit sila. So make sure na you keep all the important na promotions or yung mga goals mo na na-achieve mo to yourself for the meantime, para hindi ma-jinx yung maganda at tuloy-tuloy na pasok ng swerte ngayong 2023 sa'yo. So, nakikita ko rin sa'yo na this 2023, makakamit mo yung victory basta mag-effort ka. I-full force mo, ilabas yung effort mo para finally yung mga goals na gusto mong achieve, makuha mo na. Okay, ayan. May isang babae na medyo mainitin yung ulo. Ayan, medyo manitin ng ulo or medyo manipulative. If this is you, ang sinasabi sa'yo is mag-take charge ka sa lahat ng projects na parating sa'yo. Ayan, so, or maaaring may isang babae sa paligid mo, 30s to 40s ang age, na tutulong sa'yo para ma-achieve mo yung mga goals mo sa buhay, especially yung mga business na gusto mong simulan or ayan. So, ayun. So, business pala. No? Business ang parating sa inyo. May parating pa sa'yo na isa pang business. Ayan, and magiging part good partner mo itong medyo agresibong babae sa paligid mo na 30s to 40s ang age. So, ito yan. Good yan kung magsisimula kayo at mag-venture kayo ng new business this coming 2023. Ayan, simulan nyo na gumagalaw na kasi may horse din. So, ibig sabihin siya ay mag-move forward na maganda yung business na yon na sisimulan ninyo. Okay, so sa love life, check natin kung ano meron sa love life. Okay, maging matatag ka lang sa pagdating sa usaping pag-ibig sa iyo. Oo, lahat ng lalaki or ang partner na parating sa iyo, kaya mo siyang isakomb or yung attractive trait mo ay kayang i-manipulate yung mga tao sa paligid mo. So be very wise lang when using that trait, kasi nakikita ko na kahit anong beast kaya mong i-tame, kumbaga ganun sa love. So kung nasa isang relationship ka ngayon, nakikita ko na ikaw ay fighting for that relationship. Maraming against doon, maraming may ayaw doon sa relationship na yon. But you keep on standing on that relationship or foundation. Pinaglalaban mo yun kahit maraming judgmental na tao sa paligid mo. So, keep fighting. Kung ito hindi pa nangyari or wala kang relationship, maring parating pa lamang ito. Pero kung ngayon may relationship ka, maraming taong against doon, maraming taong nagchichismis, maraming taong nakukompetensya, gusto nila sila din, nandun sa relasyon na ganun, sa kagaya ng sayo, keep fighting for it kasi worth it yan in the end. Okay? Maaaring nakaka-challenge din sa relationship na yon, or nakaka-challenge din sa'yo ngayon yung usaping pera. And ang advice sa'yo ay huwag mo nang gumastos, or maaaring yung career yung nagpapastress sa'yo or yung pinaglalaban mo. Okay? Ayun. So, yung isang lalaki yon na may otoridad. Yeah, magaling sa math, science, ganun yung characteristic ng lalaki na yon. Okay, tutulungan ka ng isang babae, 30s to 40s. Mukhang maraming, this new year, maraming, kaya nga na sinabi ko, maraming connections na mabubuo sa'yo, maraming changes, lalo na mid-April yan. April, magsisimula yung business na sinasabi ko. Moving kayo through, may travel, no? Travel through by water. And ikaw, galing ka sa darker part ng buhay mo, huwag ka mag-alala. Kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, next year, nakikita ko magiging light na yung energy na parating sa'yo. Okay, huwag mo lang hayaang maging emotional ka, lalo na sa pag-isip na mga business or sa mga kakompetensya mo or sa usaping pera mo, maging practical ka at huwag puro emosyon yung pagganahin mo. May mga new beginnings na parating sa'yo. Okay din ang usaping health next year. Wala namang mga major health.
problem. Medyo i-monitor lang yung blood pressure yon. And good naman ang health mo. Law of karma, it as is at work right now. So mag-ingat kaya kung may mga ginawa kang masama, pwede mo siyang kumbaga ay i-neutralize sa pamamagitan ng pagbigay tulong sa mga nangangailangan this coming year. Also, may mga darating sa iyo na mga tao na hihingi ng tulong. As much as kaya mo, as much as hindi ka naman nawawalan or hindi ka nauubusan, pwede kang tumulong sa kanila. Kasi yung law of karma, no, is at work ngayon. So the more you give sa mga tao sa paligid mo, the more na nagiging generous ka, which is yun naman talaga yung characteristic mo, sobrang giving mo, the more na good din yung nare-receive mo. So tandaan mo yung what you sow shall you reap. Ayan, nakakita rin ako, yes. May tanong ka kung mga kapag-abroad ka, yes na yes yung answer, ayan na may barko. And you're looking forward on that. So this 2023, no, nakikita mga September, August, September, ganyan, nakakita ako sa'yo na mag-a-abroad. No, ayan, may magmamigrate. Okay. May magmamigrate sa iyo. Ayun. So may dalawa kang option next year. Dalawa kang option. Actually, may dalawang opportunity abroad na darating sa iyo. Bukod doon, may business opportunity darating sa iyo, business proposal projects na parating sa iyo. So maging practical ka. As much as kung kaya mong pagsabayan yung business at saka yung pag-abroad mo, ituloy mo lang yan para may backup plan ka lagi. Tandaan mo, huwag puro emosyon kasi nakikita ko ikaw, papunta ka na sa kalmadong parte ng buhay mo. Nagsisail ka na sa mas panatag at kalmadong parte ng dagat. Pero yun nga sa iyo, wag mo hayaang maging agresibo ka or maging maapektuhan ka ng mga kakompetensya sa paligid mo kasi kaya mo. Kaya mo. Okay, wag ka matakot mag-take risk, mag-jump ka into an unknown. Okay, medyo natatakot ka kasi hindi ka sure kung tama pa ba 'yung tinatahak mo. Madalas nagkakaroon ka ng existential crisis. Pagganahin mo lang 'yung pagiging bata mo uli. Nung bata ka, ano 'yung kinakasaya mo nung bata ka na pwede mong ma-apply ngayon? Kasi sa nakikita ko, may isa kang hobby or matagal nang ginagawa nung bata ko or parang gustong-gusto mong gawin nung bata ka, and right now yung bagay na yon, maaari mo siyang i-transition into a new business. So, maaaring kilala mo na matagal na itong magiging business partner mo, maaaring kamag-anak or mga pinsan or malayong kamag-anak or someone na old friend na parehas kayo ng hobby, magiging katulong mo siya sa business na sisimulan ninyo. Pero, definitely, sa pag-alis, oo, meron kang pag-alis. Sa usaping pera next year, ayun, yun talaga. Magdadala na, yun na naman yung cards mo. Oh. So, yun nga, yung pag-alis mo, yung pag-migrate mo, magbibigay sa'yo ng huge flow of income at saka yung business proposal, yung business na parating sa'yo. So, tuloy mo lang yon, kaya yung pagsabayin, proper time management lang. Huwag kang matakot, mag-try ng mga bagong bagay. Kasi doon sa pagtatry mo ng bagong bagay, na magsisimula yung magbubunga yung magandang business plan na sisimulan mo this year. Okay, so wag mong masyadong i-close yung sarili mo sa magagandang opportunity just because nandyan ka na, wala nang atrasan kung nasan ka man ngayon. Maybe yun yung iniisip ng ibang tao sa'yo na ang tagal-tagal mo dyan sa pwesto mo na yan, ang tagal mo pinaglamad yung pwesto na yan, and yet parang iniisip mo walang kinakapuntahan or parang stagnant yung energy mo dyan. So, kung para ma-move din yung energy mo, para may pumasok din ng new opportunity, pwede mong i-dispense or i-dispose yung mga old things na hindi na useful sa'yo para mag-circulate yung energy mo sa bahay or mag-shadow work ka, tanggalin mo yung negative energy sa sarili mo para mag-circulate yung mga good energy sa'yo. Ayun. So, pwede rin yan sa ibang tao. Maaaring may mga toxic na tao sa paligid mo na patuloy pa rin nakakapit sa'yo. You have to let them go para mag-circulate at may dumating na panibagong tao na makakatulong sa'yo sa future career mo. Okay? So, yung next natin na advice for you. Okay, so makakatulong yung pag-cleanse mo kasi sa nakikita ko sobrang dark. Ayan, sobrang dark ng energy na meron ka ngayon. Ayan, dark. So, makakatulong kung gagawa ka ng mga rituals like taking a bath with bath salt before ka matulog and lavender, yon. Kung helpful sa'yo yung mga scented candle in cleansing your energy, ayan. So, pag mga full moon, okay ang pag-cleanse. So, pag new moon naman, okay ang pag-manifest. So, okay yon. Magsindi ka ng mga white candle, tapos mag-manifest ka or mag-pray ka kung ano man yung religion na ifina-follow mo. Mag-ask ka ng help sa mga guardian mo. And, yun.
mag-perform ka ng rituals para makapasok na rin yung good things sa bahay niyo. Okay din yung pagsindi ng Palo Santo or mga sage gaya nito sa bahay. So make sure lang na naka-open yung mga windows and then itaboy mo yung mga negative energy na nandyan sa bahay niyo. Okay? Another advice. Okay, is to enhance. So, next year, parating din sa'yo lahat ng enhancement na mangyayari. So, nakikita ko na medyo mag-i-improve pa yung buhay mo. Hindi lang medyo, mag-i-improve talaga. Kasi nakikita ko mag-a-abroad ka pa uli ngayong 2023. At dalawang opportunity yung parating sa'yo this 2023. Okay, yun lang, Miss Carmelita. Thank you. Ma'am, so yun, nag-shuffle na ako. Yung tiyatahak mo bang path, yun ba yung magpapapunta sa'yo abroad? So, ang sabi ng card is, may strength. No? So, ang sinasabi dyan is anything na tinatahak mo ngayon, kaya mo siyang i-tame. So, kung i-relate ko siya sa question mo, yes yung answer. Maging matatag ka lang dyan sa path na meron ka kasi medyo mahirap yung path na tinatahak mo. And, maaaring kini-question mo yung sarili mo dyan sa mga, sa path na tinatahak mo. And, ang sabi sa'yo ng card is, ayun nga, maging matapang, matatag ka kasi kahit anong challenges na dumating sa'yo, kaya mo yung i-tame. Parang yan yung lion, and ikaw yung nakasakay sa lion. Kahit anong path, ang sakyan mo, dadalhin at dadalhin ka kung saan mo man gusto. Okay, makakatulong isang authoritative na lalaki. No, or sa buhay mo, makakatulong siya sa'yo. And maaaring sinasabi din ng card na maging authoritative ka sa buhay mo. Huwag kang magdepende sa basta na lang sinasabi ng mga tao na, oy, gawin mo to, dito ka magsimula. Kasi yung path na tinatahak mo ay especially nakasculpt siya according sa'yo, according sa gusto mong makuha. And huwag mong i-compare yung sarili mo sa iba kasi may sarili kang path para makapag-abroad ka kung plano mo yon. Ang advice lang sa'yo, ma'am, para matuloy talaga yung gusto mo is bitawan mo na yung mga old things na nadadrag sa'yo pabalik. Maaaring mga old na hinanakit mo ito, old na habit mo, old na perspective mo, mga lumang gamit, mga lumang mga taong toxic sa paligid mo na hindi mo pa rin mabitaw-bitawan hanggang ngayon. Bitawan mo na sila para matuloy mo na to. Kasi itong bagay na to, itong lumang bagay na to na hindi mo mabitawan, ito yung nag-hold back sa'yo para ma-pursue mo kung ano talaga yung gusto mo. Okay, so change is coming this 2023 and be ready na sumugod ka dun sa change na yon. So might as well before matapos tong taon, itapon mo na yung mga old things, old habit, old ways, old perspective na no longer useful to you pero patuloy ka pa rin humahawak. Sa question mo, ma'am, yes, exam, magiging okay yung exam.